well-recommended ko po talaga siya para sa mga teachers, para kung hindi po sasapat yung modular learning para sa bata at may internet naman siya, eh magandang supplement na rin po ito. Kasi lahat naman tayo nag-a-adjust, pero this is something extra that we can do for our students. ScienceKwela! Hello everyone and welcome to another special episode of ScienceKwela. In this video, gusto ko lang pong ipakita sa mga co-teachers ko dyan yung ginawa kong supplemental learning materials para sa aking mga estudyante. So highly recommended ko po talaga ito kasi sobrang user-friendly niya. In fact, nanood lang ako ng 10-minute video sa YouTube at nagawa ko na ito. Ganun po siya ka-user-friendly. So since physical science po yung tinuturo kong subject, yung formation of heavy elements, yan po yung pinakaunang milk or most essential learning skill. So yan po yung ginawa ko. Kung makikita po natin dito sa next page, ayan, so naglagay lang po ako ng konting introduction, konting pampalakas ng loob, at saka konting instruction sa mga estudyante. Gumawa po ako ng avatar sa Bitmoji, kaya nakakatuwa talaga kasi kung makikita niyo yung learning material, talagang personalized siya, hindi mo maikakailang ako yung gumawa. Tsaka useful din po ito sa atin, sa lalo na sa performance evaluation. Hindi po ba sa IPCRF, lagi tayong hinahanapan ng ICT integration? So ito po, ICT integration. Ito naman sa next page, ayan, gumawa ako ng maikling pretest. Ayan, tiga, sagutan natin. First question, true or false, the Big Bang is an explosion? Siyempre, false. Ayan, second question, as the universe expands, it cools. Imali natin. Ayan, di ba kitang-kita, makikita agad ng bata kung mali o tama yung sagot niya. Okay, dito na po tayo sa next page. Ayan, ako po, yung ugali ko po bilang isang teacher, bago ko po simulan yung lesson, ina-identify ko muna po yung mga concepts na dapat matutunan ng bata para mas maintindihan nila yung lesson. So for example, yung lesson namin ngayon is a formation of heavy elements. So mas maintindihan nila yan kung alam nila or naunawaan nila yung subatomic particles. Kasi yung subatomic particles, sila yung ingredients para makapag-form ka ng elements. At ito naman po yung tinatawag na learning object. So, ito po talaga kahit tuwa po ako sa Nodma kasi meron siyang free content na ganito. May mga free animations, may mga free content siya. Tapos yung mismong platform ay free pa. Hindi po ako yung may gawa niyan. So, galing po yan sa Nodma, idinikit ko lang. O, ito, try natin i-play. Kalkalin pa natin. Yan. So, para makita siya ng bata, kailangan ng internet connection ng bata. Karamihan naman talaga sa mga estudyante natin, may mga internet connection. Hindi lang nga sapat para sa online class kasi syempre, malaking data yung kaya doon. Pero ito, tapos na niya yung lesson, konting data lang yung kinain, tapos interactive pa siya. Kaya, maganda talaga siya. Dito sa next page, sinimulan ko na yung lesson. Kung makikita nyo, meron ako nilagay dito na explanation. At dinagdag ko na rin yung video ko sa YouTube kasi para merong Tagalog version ng explanation. At ang gustong-gusto ko dito, napakadali lang kasi parang ilalagay mo lang yung link dun sa YouTube video, mapaplay na siya ng bata. Tuloy pa rin yung lesson sa next page. Ayan, so meron pa rin mga explanations at saka meron pa rin video. Tapos, syempre, ayan, bago matapos yung lesson, syempre kailangan meron tayong post-test para malaman ng bata kung meron ba siyang natutunan o wala. So, ayan, sagutan natin siya. Ayan, imali natin yung iba, tapos tignan natin yung lumalabas. Ayan, tapos yung last page ko ay supplemental reading. Just in case nabitin yung bata at gusto pa niya magbasa, ayan, nilagay ko yan. Tapos itong learning object na yan, hindi ko ginawa yan. Galing yan sa Nodma, idinikit ko lang. Diba? So ayun po, well recommended ko po talaga siya para sa mga teachers, para kung hindi po sasapat yung modular learning para sa bata at may internet naman siya, eh magandang supplement na rin po ito. Kasi lahat naman tayo nag-a-adjust, pero this is something extra that we can do for our students. So ilalagay ko po yung link ng YouTube tutorial ng Nodma dito, tapos ilalagay ko na rin po yung link ng website para masubukan nyo rin po. Bye-bye!